At welcome po uli sa ating pananambahan. Ito po ay pagpapatuloy natin ang ating pagbasa. Although nabasa natin ang konteksto nito noong nakaraan, kaya muli babasahin natin yung mismong teksto na mapalalawakin natin at bibigyan natin o kukuhanan natin ng mga naisiparating sa atin bilang mga mananampalataya. At ito ay magagaling sa John 13 verse 20. Ang sabi rito, "Truly, truly, I say to you, whoever receives the one I send receives me, and whoever receives me receives the one who sent me." May the Lord add His blessing upon the reading of His words. Ang ating pong pamagat ay Ambassadors of Christ Embracing the Divine Commission, with the subtitle, Empowered to Receive and Reflect Christ's Message. Ang title po na ito ay nagbibigay diin sa isang profound responsibility at paggalang ng doon na inilalagay sa mga mensahero ng Panginoong Hesukristo, na yan nga po ang highlight natin sa John 13:20. Nakababasa lang natin kanina. Ito po ay binibigyang halaga ang makalangit na koneksyon at otoridad na ipinagkakaloob o binibigay doon sa mga nagdadala ng mensahe ng ating Panginoong Diyos. Doon po sa subtitle na Empowered to Receive and Reflect Christ's Message, ito pong subtitle na ito ay nag-emphasize na tayo bilang kongregasyon ay mayroong role na hindi lamang tatanggapin ang mensahe ng Panginoong Hesukristo, kundi ito rin ay sasalamin sa ating mga buhay, na i-highlight ang ating active participation doon sa makalangit na komisyon. Recently, meron pong balita na puno-puno po talaga ng mga discussions tungkol sa proposed 2025 budget for the office of the Vice President ng ating bansang Pilipinas. At doon po sa panahon ng budget hearings ay mayroong intense debates at scrutiny tungkol doon sa allocations of funds with Vice President Sara Duterte's office, na nagsisiksa ng budget of 2.037 billion. And during this event, yung panel po ay nagsagawa ng deliberate attempt of discrediting the integrity of the Vice President. At ginawa po nila ito ng may kabasusan, not considering her high office position. Such events reminds us of the importance of trust and honor to the second highest position in the nations. And as we reflect doon sa recent budget hearings at sa scrutiny na kinaharap ng office of the Vice President, we are reminded doon sa bigat ng responsibility at pangailangan ng pagtitiwala sa leadership and honor due to a leader. And this brings us to the heart of our message today, na mabasa natin sa John 13:20, na kung saan yung sa final moments ng ating Panginoon Hesukristo sa kasama ang kanyang mga disipulo ay nag-impart ng isang profound truth about the role and significance of His messengers. At tayo po ay pumalaob na dito ng malalim pa sa passage na ito upang maunawaan natin ang divine commission na binigay sa atin at ang implikasyon na hinahawakan nito para sa ating buhay bilang tayo ay mga ambassadors ng ating Panginoong Hesukristo. Sa John 13:20, ine-emphasize ng ating Panginoong Jesus ang significance ng kanyang messengers. Ang sabi niya, "Truly, truly, I say to you, whoever receives the one I send receives me, and whoever receives me receives the one who sent me." And as we delve into this passage, explore po natin yung profound honor of being Christ's ambassadors entrusted with His message to the world. So ano bang context nito? Ang verse na ito, sa immediate context, ay sabi rito, this verse is a part of Jesus' farewell discourse during the Last Supper. Kumbaga, kahugas lang ng paa ng mga disipulo
na doon ay dinemonstrate ng ating Panginoon ang servant leadership at siya ay naghahanda sa kanila para sa kanyang impending departure. Now, sa broader context, John 13:17 contains Jesus' final teachings and prayers, emphasizing themes of love, unity, and the coming of the Holy Spirit. So from John 13 to chapter 13, hanggang doon sa chapter 17, ito po yung mga nilalaman nito na papasadahan din natin sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So, tingnan natin yung mga terms and phrases. Ang sabi ng Panginoon dito, truly, truly. Alam ninyo sa Grego, ito'y amen, amen, na tinatawag natin amen, amen sa Tagalog, no? E double affirmation nito na nagbibigay halaga sa importansya at katiyakan ng sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo. Truly, truly, I say to you, whoever receives, no? Yan po ay sa Grego, ang term na ito ay nag-imply ng acceptance, hospitality, and acknowledgement. The one I send, ito naman ay tumutukoy sa mga apostol and by extension, sa lahat ng mga mananampalataya na kinumisyon na ipalaganap ang ebanghelyo. Receives me and receives the one who sent me. Ito po ay nag-establish ng isang direct link sa pagitan ng pagtanggap sa mga mensahero ng ating Panginoong Jesus na ito ay katumbas ng pagtanggap mismo sa Kanya at ultimately, pagtanggap sa Diyos Ama. Ngayon, sa theological implication niyan, una, yung representation. Jesus' messengers represent Him and by extension, God the Father. This underscores the divine authority and responsibility bestowed upon these messengers. Second, the unity with Christ. There is an intimate connection between Christ and His messengers and God. Na sa pagtanggap ng mga sa mensahero, ito po'y katumbas ng pagtanggap kay Kristo at sa Ama. And mission. Ang verse na ito, sabi ito, highlights the mission of the disciples and all believers to be ambassadors of Christ, carrying His message to the world. Now, as practical application, for messengers, those who share the gospel carry the authority and presence of Christ. And this is both a privilege and a responsibility on the part of the messengers. Now, for the congregation, receiving and supporting those who bring Christ's message is an act of receiving Christ Himself. This calls for a supportive and welcoming attitude towards missionaries, pastors, and fellow believers. Now, kung titignan natin yung historical and cultural background niyan, sa Jewish hospitality, doon po sa ancient Near East, sa kultura nila, yung hospitality, ito po'y napaka-significant na magandang ugali. Accepting a messenger ay tinitingnan to bilang pagtanggap doon mismo sa nagpadala sa kanya. At sa apostolic authority, ganun din. Sa early church, yung mga apostles ay tinitingnan bilang direct representative ng ating Panginoong Jesucristo at ang kanilang mga turo ay kinukonsidera o binibilang na may otoridad o kapangyarihan. Now, tingnan natin ang significance ito sa ating panahon. Una, representation and authority. Modern-day ambassadors, just as the apostles were sent out as representatives of Christ, modern believers are called to be His ambassadors in their daily lives. This means living out the teachings of Jesus and sharing His message with others. And secondly, divine authority. Understanding that when we speak and act in alignment with Christ's teachings, we carry His authority. This gives us confidence and responsibility in our witness. Another is unity and connection. Unity with Christ. This verse emphasizes the intimate connection between Christ, His messengers, and God the Father. In today's context, it reminds us that our relationship with Christ
is deeply intertwined with our mission to share His love and truth. Community support. It highlights the importance of supporting those who are actively engaged in ministry and mission work. At sa pagsasagawa po nito, tayo din ay nakapagpa-participate sa isang malawak na misyon ng iglesia. Pangatlo ay yung mission and evangelism. Una, yung global mission. The call to be Christ's messengers is as relevant today as it was in the first century because believers are encouraged to engage in mission work, whether locally or globally, to spread the gospel. At everyday evangelism, this verse encourages believers to see every interaction as an opportunity to reflect Christ. Maging yan po ay sa workplace, maging sa tahanan natin, kasambahay, or kapitbahay, or in social settings, tayo po ay tinatawagan na maging living testimonies ng biyaya at katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Pang-apat ay yung practical application nito, which is living with integrity. In a world where trust and honor are often questions, ang mga mananampalataya ay tinatawagan na mamuhay ng may integridad na sasalaminin ang katangian o karakter ng ating Panginoong Jesucristo sa pagsasagawa nito. Welcoming attitude. This verse calls for a welcoming and supporting attitude towards those who bring the messages of Christ. And this can be through hospitality, pagiging mapagtanggap, financial support, or prayer para sa mga missionaries. And panglima, cultural relevance. Addressing modern issues. These principles in John 13:20 can be applied to contemporary issues such as leadership, accountability, and community. It challenges believers to uphold these values in their personal and public lives. Building trust. In this verse, where trust in institutions and leaders can be fragile, this verse reminds us of the importance of trustworthiness and the honor that comes with being a representative of Christ. Ngayon, there are dangers of taking our role for granted. Pag hindi natin ito bibigyang halaga, una, yung loss of witness. Magkakaroon ng diminishing impact ang ating role bilang ambassadors ng ating Panginoon sa Kristo. At ito ay may diminishing impact doon sa mga nasa paligid natin. Our actions and words may no longer reflect the love and truth of Christ, leading others away from the faith rather than towards it. Sa halip na dali natin sila sa pananampalataya, lalo pa silang napapalayo. At magiging inconsistent yung ating testimony. Maging para tayong lukewarm sa ating testimony, at ito'y magdudulot ng confusion and pagdududa sa mga hindi mananampalataya. So it's essential to live out our faith authentically and consistently. Pangalawa, yung ating accountability sa harapan ng Diyos. Meron tayong divine responsibility na being a messenger of Christ, it is a divine responsibility. Taking this role lightly can lead to a lack of accountability before God. Kaya dapat natin alalahanin na tayo ay magbibigay sulit. No? We will give an account of how we represented Christ to others. Gaya na sinasabi sa Romans 14. Verse 12, sabi sa NIV, so then each of us will give an account of ourselves to God. At pagdating po sa judgment and reward, ipinapaalalahanan tayo ng Biblia na may time ng judgment na kung saan yung ating mga gawa ay susubukin. Yung faithfulness in our role as ambassadors, yan po yung mabibigyan ng reward. While negligence can lead to a loss of reward. Eh, saan mababasa yan? Sa 1 Corinthians chapter 3, verses 12 to 15. Hindi ko nababasahin. Take note nyo na lang po. Ano ba yung dangers po taking for granted? Itong bagay na ito. Missed opportunities. Neglecting the missions. Yung taking our role for granted can result in missed opportunities
to share the gospel and serve others. Bawat araw, ito'y nagpe-present sa atin ng mga pagkakataon na i-reflect ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang katotohanan. And neglecting these moments can have eternal consequences. So yung impact on others, yung pag-neglect natin, it can also affect those who are seeking or in need of encouragement. We may miss the chance to be a source of hope and guidance for someone in their spiritual journey. At pang-apat, maaari tayong mauwi doon sa tinatawag na spiritual drift. Ano yan? Una, yung complacency. Yung complacency, pagsasawalang bahala. So, taking a role for granted can lead to spiritual complacency. We may become comfortable and stop growing in our faith na magresulta sa dahan-dahang drifting away palayo sa Diyos. And in drifting away, para kang inaanod, no? Spiritual na pagkaanod. At pangalawa dyan is loss of passion. Yung passion natin para kay Kristo at sa kanyang mission, parang, kumbaga, unti-unti ay lumilipas. No? If we do not actively engage in our role as His messengers, and this can lead to a lack of zeal, mawala tayo ng parang pakiramdam ng pagpupursigi, ng kasigasigan, kasipagan, and enthusiasm. Kumbaga, tatamblayin tayo, no? Yung napakaramdam natin, pagkatamblay sa ating spiritual life. So, pagsusuri sa ating sarili, tanungin mo ang sarili mo, am I drifting? Ako ba ay inaanod na palayo? At ito po yung ilang mga signs of spiritual drifting. Una, less desire to study God's Word. Na, yun nga yung dapat, magkaroon ng kasipagan, ng pagnanais na pag-aaral to, Psalms 1:2, less desire to attend worship and services. Less interest in teaching others. Less time and need for prayer. Greater thrill over worldly honors. Greater enjoyment in worldly pleasures. And less desire to be with the people of God. Yan po yung mga signs na ikaw ay naanod na palayo mula sa Diyos. Anong impact nito sa church? Weekend community. When members of the church take their roles for granted, manghihina po ang overall community. The church relies on the active participation and commitment of its members to thrive and fulfill its mission. Kaya magkaroon ng discouragement. So, seeking others take the roles lightly can discourage those who are committed and passionate. Kaya mawala na lang unti-unti ang bawat isa. So, it's important to encourage and support one another in our shared mission. Now, the message is this. Receive the messenger with grace and honor Christ's embrace. In His love, find your place and reflect His holy face. So, ano yung receive the messenger with grace? Meron dapat na welcoming attitude, respect and honor, support and encouragement. So, itong part ng statement na ito, yung receive the messenger with grace, ay nagbibigay din sa importansya ng pag-welcome sa doon sa mga nagdadala ng mensahe ng ating Panginoon sa Kristo. It calls for an attitude of grace, which means showing kindness, hospitality, and acceptance. Kung paanong isinugo ng Panginoon sa Kristo ang kanyang mga disipulo, ang mga modernong mga mananampalataya ay isinusugo rin to share the gospel. By receiving them with grace, we acknowledge their mission and support their efforts. At sa pagtanggap sa mga mensahero ng may biyaya, we show respect and honor not only to the individual but also to the message they carry. Ito po yung sumasalamin sa teaching ng John 13:20 na kung saan na-highlight ng ating Panginoong Jesus ang significance ng pagtanggap sa kanyang mga mensahero. It's a recognition that the messenger represents Christ and therefore deserves our respect. And yung grace, involved din dito yung supporting and encouraging those who are dedicated to spreading the gospel. And this can be through prayer, financial support, or simply offering words of encouragement. And by doing so, we participate in their mission and help further the spread of the gospel. Yung pangalawang salita ito, honor Christ embrace.
So ito ay dinadala tayo sa diwa ng unity with Christ and divine relationship. Na ang part ng statement na ito ay nagbibigay halaga doon sa intimate connection sa pagitan ng pagtanggap sa mga mensahero ng Panginoong Jesucristo at pagiging united mismo sa ating Panginoong Jesucristo. At ito'y sumasalamin sa idea na by accepting the messengers, we are also accepting Christ and ultimately God the Father. So, napaka-profound po ng unity na ito sa aspeto ng ating pananampalataya, nagpapaalala sa atin na tayo po ay bahagi ng isang larger mission. Divine relationship. So, honoring Christ's embrace means recognizing and valuing our relationship with Him. It's about understanding that our acceptance of His messengers is a reflection of our acceptance of Him. Kaya itong relationship na to, foundational ito sa ating pananampalataya at ginagabayan ng ating mga actions at ang ating mga attitudes. In His love, find your place. So, yun sabi dyan. So, finding your place in Christ's love means understanding your role and purpose within the body of Christ. It involves recognizing that each believer has a unique and valuable contribution na isasagawa niya doon sa mission ng iglesia. At ang purpose nito ang nagbibigay ng meaning sa ating mga buhay at nagdidirekta sa ating mga pagkilos. Kasama rin dyan yung spiritual growth. So in Christ's love, sabi dyan, so we find the strength and motivation to grow spiritually. At kabilang dito yung engaging in practices as prayer, Bible study, and fellowship na tumutulong sa atin na mapalalim ang ating relasyon sa Kanya at maunawaan natin ang ating bahagi sa Kanyang misyon. Ganun din sa community and belonging. Finding your place also means being part of a community of believers. It's about building relationship within the church and supporting one another in our spiritual journeys. Kaya itong sense of belonging, ito po'y vital for our spiritual health and growth. And sabi rin, reflect His holy face. Reflecting Christ's holy face means embodying His teachings and character in our daily lives. Ibig sabihin, nakikita na sa ating buhay. It's about showing love, compassion, and integrity in all we do so that others can see Christ in us. Nakikita na nila si Kristo sa atin. This is a powerful witness to the world in a way to draw others to Him. At yung pang-araw-araw na evangelism, so it involves seeing every interaction as an opportunity to reflect Christ. Maging sa bahay, sa trabaho, sa social settings. Tayo tinatawagan na maging living testimonies ng Kanyang biyaya at katotohanan. So our actions and words should consistently point others to the Lord Jesus Christ. Holiness and integrity. Reflecting His holy face also means striving for holiness and integrity in our lives. It's about living in a way that honors God and aligns with His will. At kabilang dito ang gumagawa tayo ng mga ethical choices na tayo ay tumatay. Ano ba yung tama? And being a light in a world that often lacked these values. Now, by receiving the messenger with grace and honoring Christ's embrace, we acknowledge the divine mission and support those who carry it out. In His love, we find our place and purpose. And by reflecting His holy face, we live out the gospel in our daily lives. So these statements encapsulate the profound responsibility and honor of being Christ's ambassadors as highlighted in John 13:20. So the question is this, how does Jesus' act of commissioning His disciples in the upper room inform and inspire our role as His messengers in today's world? So this is the answer. This statement made during the Last Supper carries profound implications both for the disciples in the upper room and for us today. So commissioning the disciples, this act of sending them out as His representatives was a pivotal moment emphasizing their role in carrying His message to the world. Divine authority, by receiving them, people would be receiving Jesus Himself and ultimately God the Father. This established a direct link between the messengers and the divine mission. Secondly, contemporary relevance. Our role as messengers, this means that we, tayo,
We carry the responsibility and honor of representing Christ in our daily lives. Our actions, words, and attitude should reflect His love and truth. Now, the point is this. Embrace the call with grace and might, reflect His love, and be His light. So, ang statement ito ay nag-highlight sa kahalagahan ng pagtanggap doon sa ating divine commission na may kasamang grace and strength at pagpasabuhay ng pag-ibig ni Kristo bilang nagsisilbing beacon sa mundo. Parang nahihila sila rito sapagkat yan ay malinaw na iniutos ng ating Panginoon sa Kristo mismo. Pinapaalalahanan tayo ng Mateo 28:19-20. Ang sabi doon, "Go therefore make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age." Itong passage na ito, kilala natin ito bilang Great Commission na nagbibigay importansya sa panawagan na ipakalatin no? ang gospel with the assurance of Christ's presence and authority. Kaya saan man, kailan man, mayroon nang ngaral ng Ebanghelyo. Nandoon ang presensya ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga si Matthew Henry ay nagsabi ng ganito sa kanyang aklat, "The commission He gives to those whom He sends forth is very full. He authorizes them to make disciples of all nations. The works which the apostles had to do was to teach, and by teaching, to make disciples. They must not only preach the gospel to all nations, but they must disciple all nations." So kaya may mga tinatawag tayong discipleship group na kung saan yung mga mananampalataya, nagugrupo-grupo sila para mag-aralan sa isa't isa. So they must do this by baptizing them and teaching them to observe all things whatsoever Christ had commanded them. This commission is given to the apostles and in them to their successors in the ministry and to the end of the world. So mapasin natin na binibigyan din ni Matthew Henry yung authority ni Kristo sa pag-commission niya sa kanyang mga disipulo and the importance of teaching and baptizing as integral parts of making disciples. Kaya hindi masasabi na alagad ni Kristo kung hindi nabautismahan. And also Matthew Henry notes that the promise of Christ's presence provides the strength and encouragement needed for this mission. Kaya hindi tayo kumikilos sa ating sarili lamang, kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Acts 1:8, nasabi rito ng Panginoong Yesus, bago siya umakyat sa langit, the day na aakyat sa langit, sabi niya, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth," hanggang sa kaduluduluhang panig ng mundo. Kaya hinahayat ng verse ito yung empowerment ng Holy Spirit to fulfill the mission of being Christ's witnesses. Huwag nating isipin na ito yung sarili nating lakas, sarili nating kakayahan. Hindi. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng lakas. Ang Holy Spirit ang nag-uudyok sa atin, ang nagpapakilos sa atin. Ito'y mabuting gawa na hindi kredito sa atin, kundi sa Diyos din. Kaya nga, si John Gill ay nagsabi na ng ganito, na sabi niya, it's to be understood not of the extraordinary gifts of the Spirit, but of the ordinary gifts of the Spirit. Tayo bautisa, may mga kaloob ng Espiritu Santo upang maging bahagi ng Great Commissions. No? Kailangan ito upang i-qualify ang mga tao for the work of the ministry and for the discharge of their office, for the performance of their duty as witnesses of Christ. So, maging sa Matthew 5:14-16, ito ang sabi na nagre-reflect ng pag-ibig at maging liwanag. Ang sabi ng Panginoong Yesus, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Kaya, tinatawagan ng Panginoong Yesus ang kanyang mga tagasunod na maging liwanag ng mundo, na mag-reflect ng kanyang pag-ibig at ng mabuting gawa upang magbigay luwalhati
sa ating Panginoong Diyos. Oh, yung kanyang pag-ibig, eh sinabi niya ito sa John 13:34-35. Doon na rin ito sa Peru, hindi pa natin ito napapasadahan. Pero doon mismo sa eksena ng ating pinagkuhanan ng text, sabi niya, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this they will know that you are my disciples, if you love one another. You see, this passage underscores the importance of reflecting Christ's love to our actions and relationships. Now, let me give you an illustration from science. The moon does not produce its own light. We know that. It reflects the light of the sun. Gayun din naman, bilang mga mananampalataya, we do not generate our own spiritual light, but reflect the light of Christ. Kung paano yung ningning ng buwan ay pabago-bago depending on its position na may kaugnayan ito sa araw, ganun din ang ating mga abilidad ay nagre-reflect ng pag-ibig ni Kristo na nagdidepende sa ating closeness sa Kanya. And by conclusion, by embracing the call with grace and might, we fulfill the Great Commission empowered by the Holy Spirit to be Christ's witnesses, reflecting His love. And being His light involves living out His teachings, demonstrating His love through our actions. Kung paano yung scientific illustration, kagaya ng buwan, ay nagpapakita ng importance of reflecting light, we are called to reflect Christ's light in a world that needs His guidance and love. Now, ito yung challenge sa atin. How will you actively embrace your role as Christ's ambassadors this week, reflecting His love and light in your community and beyond? So, let's just engage in acts of kindness. Halimbawa, sa bahay, start with your family. Show your love and patience in your interactions. Offer to help with others by their course, no? Yung kalang chores ay tutulong tayo. Spend quality time together and pray for each other. Sa neighborhood, sa mga kapitbahay natin, let's look for opportunities to help them. Ito ay maaaring simple offering, a friendly greeting, helping with groceries, checking in on someone who might be lonely or in need. Yung sa ating conversation, we share the gospel. Be intentional about sharing your faith in everyday conversations. Look for natural openings, no? To talk about what Christ means to you and how He has impacted your life. At mag-isa social media, gamitin mo yung platform na yan to share encouraging Bible verses, testimonies, or insights from your personal devotions. And this can reach a wider audience and spark meaningful discussion. Gaya na lang mga halimbawa ni Miriam Kiambao. So, isa po siyang notable Filipina Christians na in-exemplified niya yung role of Christ ambassadors. Siya po ay Roberto na apelido niya, no? Siya po isang former beauty queen and television host and has become a prominent Christian speaker and author using her platform to share the gospel and inspire others. Now, how Miriam Kiambao Roberto exemplifies ambassadorship? Eh, sa public speaking and evangelism, active po siya dyan na nagpa-participate sa mga speaking engagement, sharing her testimony and the message of Christ with diverse audiences, kung kani-kanino. So her journey from a beauty queen to a devoted Christian speaker ay nagde-demonstrate ng kanyang commitment sa paggamit ng kanyang influence para sa ikalulhati ng Diyos. And empowerment through faith, she empowers others by sharing how her faith has transformed her life, encouraging them to embrace their own calling with grace and strength. Ang kanya pong story na overcoming personal struggles and finding purpose in Christ, ito naman po ay nagre-resonate sa marami natin sa kagaya niya, no? Reflecting His love and His light, no? Eh si Miriam Kiambao po, involved po sa various community outreach programs, including those that support women and children. Ang kanya pong actions ay nasasalamin sa pag-ibig ni Kristo at compassion
providing practical help and spiritual encouragement sa mga nangangailangan. Sa yung media presence, no? Sa pagitan ng kanyang social media platforms and public appearances, consistently, si Miriam po ay nag-share ng mga messages of hope, faith, and love. Ginagamit niya yung kanyang visibility to reflect Christ's light, reaching a wide audience, and inspiring others to live out their faith. So, as an observation, Miriam Kembaus Roberto's life and yung kanyang ministry nag-exemplify po talaga ng panawagan to embrace our role as Christ's ambassadors with grace and might and to reflect His love and light in our communities. Ang dedication na ito ni Miriam Kembaus Roberto na mag-share ng gospel and serving others ay nagpo-provide ng isang contemporary example of living out the teachings of John 13:20. And as a conclusion, ito po ang sinasabi sa atin. By embracing our divine commission with grace and strength, we shine Christ's love into the world, illuminating it with His presence. So tayo po'y tumayo at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, thank you po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Sa John 13:20, pinakita mo sa amin ang kalagahan ng pagtanggap sa iyong mga sugo at sa pagtanggap sa kanila. Tinatanggap din namin si Kristo at ikaw na nagsugo sa kanya. Lord, help us po na maging bukas ang aming puso at isipan sa pagtanggap ng iyong mga salita at mga mensahero. Nawa'y maging example kami ng iyong pag-ibig at kababaang loob sa aming daily lives. And as we go home, guide us po and continue to strengthen our faith. Nawa'y ang aming mga gawa at salita ay magbigay ng kalatian sa iyo. In Jesus' name, our Lord and Savior, we pray. Amen.